And before tayo mag-proceed sa video na ito, ang gusto ko na gawin mo ay tapusin mo itong video na to hanggang dulo para makuha mo lahat ng lessons. Huwag kang mag-skip, huwag kang mag-fast forward. Pwede mo sigurong bilisan kung nababagalan ka sa pagsasalita ko, pero mas maganda kung tapusin mo siya hanggang dulo para maintindihan mo at may apply mo kagad lahat ng mga matututunan mo. Number 2, reason bakit maraming hindi kumikita sa network marketing business or hindi nagkakaroon ng resulta ay dahil sa poor mindset. Poor mindset ibig sabihin yung mga palagi naghahanap ng get rich quick scheme, mga poor mindset 'yon. Mabilis ang pagyaman, wala kang gagawin, kikita ka. Tapos pag na-scam, sasabihin lahat ng networking scam, 'di ba tanga lang? So maraming ganun. Dahil may poor mindset sila. Ang gusto nila mangyari, umani lang sila na wala silang tinatanim, gusto nila mabilis ang pagyaman. Ganun yung nangyayari at nakakalungkot kasi sinisisi na nila lahat, buong network marketing industry, sinisisi na nila kasi nga, na-scam sila. So kahit na winarningan na, pinaglaban pa nila, sinasabi nila, kumikita naman kami eh, so ibig sabihin legal. Mga bobo! Kikita ka talaga eh, di ba? For example, maging drug pusher ka, legal ba yon? Di ba illegal yon? Pero kikita ka. Ibig sabihin ba nun, legal na kasi kumikita ka? So hindi basehan yung pagiging legal ng isang kumpanya kasi kumikita. So hindi yun ang basehan doon. So kapag meron kang poor mindset, hindi ka talaga kikita. Kasi nga, hahanap ng get rich quick scheme, hahanap ka ng mga scams. So, isalip na kumita ka, magkakautang-utang ka pa. Tapos ha, kung hindi ka man mabiktima ng scam, hahanap ka ng best company in the universe. Diba? Nakasampung best ka na, diba? Ito na yung best company in the universe! Tapos bukas, hindi pala yun ang best, ito pala. Tapos kinabukasan ulit, hindi pala yun ang best, ito pala. Lahat na ng company na pinasukan mo best, basta hindi mo company pangit. Diba nakakatanga lang? So, mga bobo! Kapag ka ikaw ay may poor mindset, ganun ang ganun yung gagawin mo, ganun ang ganun yung uulit-ulitin mo. Yun yung mga tinatawag ko mga palakang networker. Dati kasi tawag ko nun grasshopper, di ba? Medyo social pa. Pero ngayon palaka, para at ang pangit, para at least hindi nyo nagawin. Yung patalon-talon ka sa iba't ibang network marketing companies hoping na ito na yung magpapayaman sa'yo, hindi ka payayamanin ng network kayong company mo. Kahit anong company puntahan mo, hindi ka payayamanin nun. Kailangan mong trumabaho. Kailangan mong humataw. Kailangan mong mag-improve. Kailangan mong pagdaanan yung mahabang process. Maliban na lang kung talagang sinungaling yung company na ano yun, yung tinatawag na binihisang networker, yung pinagmukhang successful lang para lang gamitin sa marketing pero wala naman talagang alam yun. So marami akong kilalang ganun. Okay, marami akong kilalang mga ganun. Na mga binihisang networker, wala naman talagang mga alam. Pinayaman lang nung company para gamitin as marketing pero lahat ng pag-aari niya eh hindi naman nakapangalan sa kanya. May mga ganun po. Okay, so hindi ka payayamanin ng company mo unless ganun. So alisin natin 'yun sa scenario kasi unethical na 'yon. Okay, half story hype na 'yung mga ganun. Kung ikaw ay merong poor mindset, hindi ka talaga kikita sa network marketing business. Kung hindi ka willing pagdaanan 'yung process, hindi ka kikita talaga dito. Ikatlong reason ay walang malinaw na vision at goals. Okay, so sabi nga, ang reason why, kanina importante yung reason why. Kasi ang reason why, taga-push. Okay, ang vision naman at yung goals mo, yan yung taga-pull sa'yo. So ano yung ibig sabihin? Yan yung magbibigay sa'yo ng excitement. Kasi ang reason why, madalas ginagamit natin yan sa negative times. Okay, ginagamit natin yung reason why natin pagka may hindi magandang nangyayari para magpatuloy tayo. Yung gusto na nating sumuko, pero pag naalala natin yung reason why, teka, hindi pwede. Hindi nga pala to para sa akin. Hindi ko nga pala ginagawa to para sa sarili ko. So, nandyan si reason why para itulak tayo. So, ibig sabihin, lumalabas si reason why madalas, isa negative. Kapag pangit yung nangyayari sa atin. Pero si vision at si goals, yan yung nakikita natin na nagkakaroon tayo ng good feeling. Kapag nag-visualize tayo, kapag ini-imagine natin what if nangyari na, di ba, pag binabaliw mo yung sarili mo, yun yung magbibigay sa'yo ng excitement. So, ibig sabihin, lumalabas siya, positive feelings. Okay, magbibigay sa'yo ng excitement, gising ka ng maagap, di ba, kahit napagod ka kinagabihan, pero pag naaalala mo yung vision at goals mo, talagang babangon ka ng maagap kasi excited ka na humataw ulit. Very important na merong ganon. Okay, kapag ka meron ka malinaw na vision and goals, mas ano ka, mas magiging enjoyable sa'yo yung journey mo. Kahit na maraming rejection at failures na may experience mo sa business, magiging enjoyable sa'yo kasi nga, excited mo ginagawa eh. Dahil nakikita mo palagi yung vision at goals mo, binabaliw mo yung sarili mo. So kung wala kang ganun, hindi ka talaga kikita. Yun na explanation dun. Number 4, lack of belief. Meron kang paniniwala, pero kulang. Kasi de fact na sumali ka sa negosyo mo ngayon, sa current company mo ngayon, ibig sabihin naniniwala ka eh. Pero kulang. Yung paniniwala mo, pwedeng 50-50. Di ba? Pwedeng
pwedeng 60-30. Di ba 30% di ka naniniwala, 60% naniniwala ka eh. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun yung paniniwala mo. Kasi for example, sasakay ka ba sa isang eroplano na may 99% chance na maglanding safely, pero may 1% chance na bumagsak, maaksidente at mamatay kayong lahat? Sasakay ka ba sa ganong eroplano? 1% lang naman yung chance. Mababa, 99% yung chance na safe. Kasi ako, hindi ako sasakay doon, kahit pa 1% lang. Paano pala kung 1% ay yung pagsakay ko, yun pala yung 1%. Mangyayari pala sa akin yung 1%. Hindi ko i-risk yung buhay ko para sa ganun. Gusto ko, na yung sasakyan ko aeroplano, 100%, 110% sure na safe makakarating. Diba kahit sino naman sa atin? So, ganun din pagdating sa belief mo sa ginagawa mo. Belief mo sa company mo, belief mo sa products nyo, belief mo sa komplan nyo, belief mo sa uplines mo, belief mo sa team, belief mo sa mga may-ari ng company nyo. So, kailangan 100% or more yung paniniwala sa mga bagay na yun. Kasi kung hindi, hindi ka talaga kikita. And at the same time, speaking of belief in your products, para ka maniwala sa product mo, gamitin mo kasi. Hindi yung benta ka lang ng benta, pitch ka lang ng pitch, post ka lang ng post sa Facebook, di mo naman ginagamit. Di ba? So, mahirapan kapag ganun. Kaya kailangan talagang complete yung paniniwala mo. And palagi nyo itong tatandaan na belief comes first before result. Kailangan mauna yung paniniwala mo bago mangyari. Kaya tinuturo naman to, lalo na kung ikaw matagal ka na sa business mo, tinuturo yan. Di ba? Na kailangan mo munang maniwala bago mangyari, hindi baliktad. Kasi ang mga Pilipino, yung mga tawag dito, yung mga mahihirap na Pilipino, mahirap in terms of finances and mindset, ang paniniwala nila is to see is to believe. Maniniwala lang ako kapag nakita ko na. Ang paniniwala ng mga successful na tao baliktad, to believe is to see. Kailangan ko muna maniwala, di ba, bago ko siya makita. Yung makita ko ang ano. Kasi, di ba katulad ng pinabanggit ko kanina, vision, di ba, vision and goals, hindi mo naman nakikita yun. Wala naman sa harapan mo eh. Pero nag-visualize ka lang, ini-imagine mo, or nasa picture, dine-drawing mo, or gumawa ka ng vision board mo, or pinapanood mo sa YouTube, ganun yung ginagawa ko. Pag may gusto ko na halimbawa sasakyan, or bahay, pinapanood ko sa YouTube, or gadget, or whatever, pinapanood ko sa YouTube. So yun yung way ko, para ma-visualize ko siya. Diba? Para makita ko siya, and fin-feel ko na nandyan na sa akin. So ganun yung ginagawa ko. Hindi ko siya nahawakan, hindi ko siya talaga nakikita pa, pero magiging reality siya in the future kasi ang dami ko nang na-achieve na mga goals na ganun lang yung ginagawa ko nung nagsisimula. Pinapanood ko lang siya sa YouTube. Kahit pa ulit-ulit. Nababaliw ako eh. O diba? So, kailangan mo muna maniwala bago mo makita talaga in reality, bago mapasayo. Hindi pwedeng baliktad. Okay, lahat na nakikita mo sa paligid mo ngayon, tumingin ka sa paligid mo ngayon, lahat na nakikita mo dyan, lahat yan nagsimula lang dito, imagination lang ng tao. Tsaka nila ginawa. Nakita muna nila, naniwala muna sila na posible, tsaka nila ginawa. Okay, so very important na meron kang paniniwala sa ginagawa mo, complete na belief. So it will take time, practice. It will take time, hindi siya madali itong sinasabi ko. Lalo na kung baguhan ka pa lang, pwede may duda ka pa talaga, pero okay lang yan, i-develop mo yung belief mo. Kasi hanggat hindi mo na-develop yan, hanggat may konting, kahit katiting na duda ka, isasabutahin yan yung success mo. Isasabutahin yan yung result mo, hindi ka talaga magkaka-result. Number 5 na reason bakit marami hindi kumikita sa network marketing ay dahil ma-pride, hindi marunong makinig. Lalo-lalo na kung halimbawa meron kang, halimbawa before ka nag-start sa network marketing, meron ka nang na-achieve na certain degree of success. So for example, nakagraduate ka. Tapos yung naging upline mo, drop out. Diba? So parang ang hirap naman makinig dito, sino ba to para pakinggan ko? Usually yung mga dropout sa network marketing, sila yung may mayayaman eh. Sila yung may result, sila yung kumikita ng malaki. So hindi mo pwedeng basihan yung ganun para hindi makinig. Kung meron kang pride, yung tipo ng ayaw mong ikinokorek ka, tinatama ka, ayaw mo na pinupuno yung pagkakamali mo, ayaw mo na tinutulungan ka na mag-improve, ayaw mo na porket mas matanda ka dun sa upline mo, ayaw mo makinig, kung ma-pride ka, hindi ka kikita. Kanang umasa, huwag mo nang gawin yung negosyo. Okay, pairali mo yung pride mo, gawin mo kung ano yung gusto mo, huwag yung negosyo kasi hindi ka talaga kikita dito sa network marketing business kung ma-pride ka. Kung feeling mo ay nakakataas ka sa lahat, sa mga nasa paligid mo, kasi nga kung ano man achievement ang meron ka, huwag ka nang umasa. Okay, kasi nga sinabi rin yan sa Bible na kung sino yung nagmamataas siyang binababa at kung sino yung nagpapakumbaba siya yung tinataas. Basic rule, basic law ng universe yan. So, ikaw din, ikaw bahala kasi I've been there. Naging ma-pride din ako. So alam ko yung feeling, ng bumagsak ako kasi nga ma-pride ako. So ikaw, hintayin mo na lang na mangyari sa'yo. Kung ayaw mo makinig, no problem. Okay, pero kung ma-pride ka, sinisigurado ko sa'yo, babagsak at babagsak ka. Hindi ka kikita sa negosyo na to.
what's up? Maraming maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. I hope marami kang natututunan, nakapagbigay ito sa iyo ng value. So kung marami kang natututunan, marami kang nare-realize at marami kang nakukuhang value dito sa mga videos na ginagawa ko, subscribe ka dito sa channel na to para pakita mo yung support dito sa ating movement, which is Ethical Nation. And click mo rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload, kasi nagpo-post ako ng videos regularly dito sa channel na ito. So subscribe ka dyan, maging part ka ng Ethical Nation, supportahan natin yung movement para mas malalo pang dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas at maging maganda yung profession natin dito sa buong Pilipinas. So once again, subscribe ka dyan sa baba. See you!